Marengs, welcome back again to my channel. So another revelation, true story, and makeup na naman tayo ngayon. At ang pag-uusapan natin ngayon ay yung may caption na sweet but psycho, or looks can be deceiving. Yes, kasi recently lang ay may nag-viral sa social media like sa TikTok, or pwedeng nakita nyo na siya sa inyong mga FB page. And ito yung isang babae na napakaamo yung mukha, na hindi mo talaga mapapansin na siya yung nililitis sa korte. So now, as usual, gagamit tayo ng Lux Organics bago mag-apply ng makeup. Actually, yung pag-usapan natin, yung kaso niya is matagal na talaga siya. Yung kaso niya ay last 2013 pa, pero yun nga, may nag-post about sa mga videos niya sa TikTok, and then yun nga, nag-viral siya sa social media. At yun, parang naungkat ulit yung kanyang story. So, feeling ko okay na tayo mag-apply ng foundation. At ang gagamitin ko is Maybelline in the shade of 128 Warm Nude. Yung babae sa video na kamakailan lang ay nag-trending, ang pangalan niya ay Isabella Guzman. Kung titignan mo nga naman, ay parang hindi siya marunong manakit ng tao, or hindi siya marunong makipag-away, or alam niyo yon, napaka-innocenteng tignan. Pansinin nyo, di ba, maganda talaga siya. Kung hindi siya nakasuot ng pangpreso, ay hindi mo mapapansin na siya yung nililitis sa korte. Di ba? Kasi sa napakaamo niyang mukha. Alam nyo yun, yung salita talaga sa kanya, na bagay sa kanya is, looks can be deceiving. Malaanghel na itsura, pero hindi mo alam kung ano ang tinatago sa likod ng magandang itsura na yon. So, napansin-pansin din naman talaga siya, kasi kikita mo sa kanyang makinikilos sa video na eto, habang nasa korte, na parang wala siyang emotion man lang or pagsisisi. Alam mo yun, humaharap siya sa camera na nag-i-smile yung ganon, at nagme-make face talaga siya sa camera na parang lahat ng kanyang ginawa na kagimbal-gimbal. So ang tanong ngayon, bakit nasa korte si Isabella Guzman? Kung ano yung mga kasalanan niya, at kung ano yung istorya na nakatago sa napakaamo niyang mukha. Move tayo sa concealer. Ang gagamitin ko is BYS Concealer Duo. Yan. Maganda tong BYS na to. Tuloy natin kay Isabella Guzman. Mga Mareng, si Isabella Guzman ay pinanganak sa Colorado, USA noong June 1995, at ang kanyang ina, ang pangalan ay si Yun Mihoy, at ang kanyang ama naman, ang pangalan ay si Robert Guzman. So, hindi ko alam kung Filipino sila, kasi wala naman sinabi, pero yung pangalan nila, para mapapansin mo na Filipino name, yung surname nila is sounds Filipino. So ngayon, maglalagay tayo ng contour. So ang contour na gagamitin ko ngayon is etong stick. Actually, meron pa akong contour na isa na etong sa pupa. Pero eto is gagamitin ko na lang sa ilong. Na, yun yung pangalan ng kanyang mga parents. So lumaki ng normal si Isabella kasama ang kanyang mga parents. Isang masayang pamilya, pero kalaunan ay naghiwalay ang kanyang mamagulang dahil sa hindi na rin maganda ang kanilang pagsasama, or hindi na rin magkasundo ang mag-asawa. So, hiwalay ang kanyang magulang, pero naiwan si Isabella sa kanyang ama na si Robert Guzman. And then, kinuha siya ng mother niya, at doon na nga siya lumaki kasama ang kanyang stepfather na si Ryan Hoy. So, na nga yung tumayo na pangalawang ama ni Isabella. So, simula nang naghiwalay ang kanyang mamagulang, yung ugali ni Isabella ay parang nagbago. Nagiging parang rebelda siya, or lagi siyang nakikipag-away sa kanyang nanay. So, habang lumalaki siya, hindi nagiging maganda yung relationship nila na mag-ina, kasi nga, lagi silang nag-aaway, at talagang nagiging pasaway na daw etong si Isabella. Mas lumala pa yung pagre-rebelda ni Isabella noong nagpakasal ang kanyang ina sa
kanyang stepfather na si Ryan Hoy. So, as time goes by, nagiging palasagot, ganon, parang nagiging walang respeto na si Isabella sa kanyang mga magulang. Nagpatuloy yung sitwasyon nila na away-bate sa loob ng madaming buwan at taon. Bago natin ipagpatuloy yung ating kwento, ay maglalagay muna ako ng susubukan ko yung sassy lady. Okay? So, hindi ko na ipapakita kasi matagal akong magkilay. Yung maganda din pala itong sassy lady. So, first time kong gumamit ng ganito. Alam ko mura lang to eh. So, feel ko siya. Maganda siya at madali siyang i-apply. At alam nyo, eto, waterproof din siya. Waterproof din siya. Hey! So, tuloy na natin mga Marengs. So, this time, hanggang sa dumating sila sa point na nangyari ang isang kalunos-lunos or kagimbal-gimbal na pangyayari sa kanilang dalawa. So, sa kanilang bahay, bago mangyari ang isang krimen, ay nagkaroon ng pagtatalo ang mag-ina. So, hanggang sa yung matinding away ang mag-ina. So, noon, mga year na yon, 2013, na si 18 years old lang si Isabella at 40 years old naman ang kanyang ina. So, ayon sa stepfather, na laging, syempre, kasama nila sa loob ng bahay, nung mga araw na yon is, nag-away sila hanggang sa, alam niyo, dumating sila sa point na etong si Isa is, dinuraan niya sa mukha ang kanyang ina. Ako, bilang anak, minsan, sumasagot din ako sa magulang, syempre. Pero, etong sa kanya, yung dugduraan mo yung nanay mo, pag ginawa ko yon, sampal at suntok yung inabot ko sa nanay. Duraan mo yung nanay mo is big no-no. So, kayo ba mga Marengs? At bago natin ipagpatuloy ulit ang ating kwento ay maglalagay ako ng powder sa aking mukha at gagamitin ko ang Focalure. So, yun nga, dahil bet ko ang Focalure. Hindi ko clinic-claim na perfect ako sa pag-makeup. Pero, habang ginagawa natin to is mas lalo tayong natututo. So, asa na tayo? So, nung araw na yon bago nangyari ang isang bagay na hindi mo inaasahan sa mag-ina, ay hindi lang yon ang nangyari. Pinagbantaan din niya yung kanyang ina na through email na sinabing, "You will pay." So, dahil doon, parang yung dalawang mag-asawa, si Yun Mi Hoy at si Ryan Hoy ay hindi na mapakalis Isabella. Kaya ang ginawa nila is tumawag sila ng pulis at nireport si Isabella na nagtre-threaten na nga si Isabella sa kanyang mother. So, ang pulis agad na para obserbahan yung sa bahay nila at si Isabella. Pero, nung time na yun, wala silang nakita na karahasan na pag-aaway ng mag-ina. So, ang ginawa lang din ng pulis nung time na yun is kinausap si Isabella na kailangan respetuhin niya ang kanyang magulang. Kung hindi, kung lagi niyang aawayin ang ina, ay may dahilan para siya ay palayasin sa bahay. So, yun ang sinabi ng pulis kay Isabella. So, nung time na yun, parang nag-calm down naman etong si Isabella about sa situation nila at akala ng police is okay naman na kay Isabella. So bago natin ipagpatuloy, ang kwento is, gusto ko lang sabihin na ang gagamitin natin na eyeshadow is etong Beauty Glaze. So ang gagamitin natin ngayon is yung pink. Kasi teenager siya, so mag-pinky-pinkish tayo ngayon. So, eto namang ina na si Yun Mi Hoy ay hindi pa rin mapakali at parang kabado pa rin siya sa pag-uugali or alam mo yun, yung kinikilos ni Isabella ay tinawagan niya yung ex-husband niya na si Robert Guzman para kausapin ang anak. Yun nga, pumunta si Robert Guzman sa bahay na dating asawa na si Yun Mi Hoy para kausapin si Isabella. So, ang sinabi ni Robert Guzman ay pinangaralan nga daw niya ang kanyang anak na dapat respeto ang mga matatanda at lalong-lalo na irespeto ang mga magulang. Parang feeling niya is nakinig naman si Isabella nung time na yon kasi parang kalma nga si Isabella nung time na yon. Pero ang napansin ng tatay niya kay Isabella ay habang kinakausap niya is nakatitig lang si Isabella sa isang punong kahoy at parang wala lang yung ganon. So, inisip pa rin na yung ginawa ni Robert Guzman na pakikipag-usap sa kanyang anak ay positive na nakinig naman ang kanyang anak sa kanya. And then, noon ay inakala ng ama na
nakinig si Isabella sa kanyang mga payo at sa kanilang pag-uusap. Ngunit, hindi ito yung nangyari. Ayun na nga, ito na yung nangyari. Pero nung araw na yon, bago mangyari ang isang kagimbal-gimbal na pangyayari, nagstay lang si Isabella sa bahay nila ng the whole day. 3 hours after kausapin ng ama, Isabella, habang kumakain, si stepfather ng 10 p.m. ng gabi ay may narinig etong si stepfather na kalabog mula sa taas sa kanilang bathroom. Ang ginawa naman niya is agad na niyang pinuntahan sa bathroom, pero hindi siya makapasok dahil ito ay nakalock. Nilock ni Isabella ang pinto. So, ang ginawa ni Ryan Hoy, hindi niya mabuksan yung pintuan, ay sinubukan pa rin niyang tumawag ulit sa pulis, at habang tumatawag siya ng pulis, ay napansin niya na yung floor sa may bathroom is may dumadali na na dugo. Hanggang sa ilang mga minuto, binuksan ni Isabella ang pintuan ng bathroom at siya ay naglakad palabas at tulala lang siya na parang straight lang yung tingin niya at naglalakad siya palabas na duguan at may hawak-hawak na knife na parang wala na siya sa sarili. At ang ginawa naman etong si Ryan Hoy ay tumakbo siya sa kanyang asawa at sinubukan pa rin niyang i-CPR ang kanyang asawa, pero imposible na mabubuhay pa kasi nga puno ng saksak ng kutsilyo ang kanyang asawa at may nakita siya na baseball bat katabi ng kanyang asawa. So ang ginawa ni Isabella sa kanyang ina ay pinagsasaksak niya sa mukha ng 38 times at sa leeg ng 48 times. Imagine kung paano ginawa ni Isabella yon. At dahil sa may baseball bat, siguro hinampas niya din ng baseball bat ang kanina. Yun na yung time na parang may narinig na kalabog si Ryan Hoy. So, yun nga, sinubukan pa rin niyang i-CPR ang kanyang asawa, pero wala na talaga siyang malay. So, dumating yung mga police late na, wala na din buhay yung kanyang ina. So, and then, tatapusin ko muna to, okay? So, asa na nga tayo kay Isabella? So, according to autopsy, hindi lang 79 ang inabot na saksak ni Yun Mihoy, kundi total of 105. So, may imagine mo yung saksak. Saan pa lumugar yung 105 na saksak dito? Parang nakakaiyak. Parang hindi mo alam kung si Isabella ba ay normal na tao, kung naka-drugs, or kung nasa tama bang pag-iisip, bakit nga ba nagawa ni Isabella yung bagay na yun sa kanyang ina. So sa investigation ng mga police, after crime, si Isabella ay nagpunta sa women's restroom at ayun nga, doon daw siya naghugas ng katawan sa H Mart na malapit sa kanila mismo. So, nung may nakakita sa kanya sa H Mart, sinabihan niya ang mga nakakita sa kanya na siya ay isang victim rape. So, hindi na kailan tumawag ng police kasi nga baka natatakot siya na baka pabalikin sa kanilang bahay at gagahasain ulit siya ng kanyang stepfather. So, yun yung sinabi niya sa mga staff sa H Mart para hindi na siya isumbong sa police. So, eto namang mga staff naniwala sa kanya at hindi na nga sila tumawag ng police para sa kanya. So, kinusuhan si Isabella ng first degree murder. So, pero hindi nagtagal, siya ay pinalaya din. So, bakit siya pinalaya? Pinalaya siya kasi nag-submit yung kampo niya ng insanity plea. So, out of observations kay Isabella, siya ay may mental illness. Kaya niya nagawa yung bagay na yon. Meron siyang mental illness na ang tawag is paranoid schizophrenia. So, ang sintomas ng mga sakit na ito ay kasama yung hallucination at kinakausap yung sarili at pagtawa ng mga wala sa rason or nag-hallucinate talaga siya. So, malamang yung sa mga video nang nasa court siya is nakalimutan na niya ang mga bagay na ginawa niya sa kanyang ina. Talaga siya sa tamang pag-iisip kung bakit niya yon nagawa.
Kasi, di ba, parang saksakin mo yung nanay mo ng ilang mga times. So, may isip mo ba na nasa tamang pag-isip yung isang tao? Kahit gaano ka kaganda, kahit gaano ka amo yung mukha mo, kung may sakit ka naman sa pag-iisip, magagawa mo talaga yung mga karumal-dumal o pagpatay. Yung mga, kung sa video is makikita mo na tumatawa siya, tumitingin talaga siya sa camera, at yung mga kilos niya is kakaiba, parang wala siyang feeling of emotion kasi nga may sakit siya sa pag-iisip. So ang ginawa sa kanya, 'di ba, pinalaya siya. Parang yung judge is naniwala din sa recommendation ng doktor na nga siya sa tamang pag-iisip. At ang ginawa nila sa kanya is nilagay siya sa isang hospital, psychiatric hospital sa Colorado, at doon siya nagpapagaling hanggang ngayon. Well, hindi ko alam kung hanggang ngayon kasi based on sa court report, wala nang update sa kanya. So, yung last na statement. Para guys, yun lang yung kwento natin sa episode na to. At kung susuriin mo si Isabella ngayon ay nasa 25 years old na siya. Actually, makikita nyo siya sa mga balita kung gusto nyong makita yung mga videos na itsura niya. Grabe tong kwento na to, mga Marengs. So, ito, maglalagay ako ng eyeliner muna at tatapusin natin tong look natin ngayon. Kayo, mga Marengs, ano yung komento nyo sa kwento natin? Tama nga ba na yung court is nag-decide na palayain na lang si Isabella? Kung sa akin naman, oo, kasi wala naman na talaga siya sa tamang pag-iisip. Kung ihahalo siya doon sa kulungan, parang mas lalo siyang mababaliw. So, since na bata pa rin naman siya, parang may pag-asa pa na magbago, diba? So, makorrect yung pag-iisip niya. So, why not, diba? May mga nabasa ako na comment na kahit daw baliw or wala sa tamang pag-iisip, dapat daw ay nakulong pa rin. So, yan. And then, maglalagay tayo later ng false lashes. Parang kasi, natapos na yung kwento, hindi pa ako tapos mag-makeup. Bakit gano'n? So guys, kung nagustuhan nyo itong kwento na to, paki-comment yes. At kung bago ka lang dito sa channel ko at hindi ka pa nakapag-subscribe, pa-subscribe naman sa channel ko, at magkakaroon pa tayo ng real story, documentary story ng mga ganap sa buhay. Video na to guys, at kung nagustuhan nyo, please comment, like, and comment yes kung nagustuhan nyo tong kwento na to. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko at bago ka lang sa channel ko, please subscribe to my channel and see you on my next video. Okay, so this is it.